Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga maintenance schedule ni Click na nakasulat sa ating manual. So dito, isa-summarize ko yung mga kailangan nyong tandaan, yung mga kailangan nyong linisin, palitan, at kung kailangan ba talaga nating sundin yung mga schedule na nakaset dito. So lahat ng yan, pagkatapos ng intro. So sa video nito, itatry natin. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga sundin niya. So baka kasi marami sa inyo yung na-overwhelm na hindi na alam yung gagawin sa kanilang motor kasi baka sobrang dami naman ng maintenance nito, dami naman ng kailangan palitan or kailangan linisin sa Honda Click natin. So dito, isa-summarize po na lang sa inyo guys yung pinakakailangan nyo malaman at tandaan para sa maintenance schedule ng ating Honda Click. Dito sa maintenance schedule natin, makikita natin yung items or yan yung mga pyesa na nasa ating motor. So dito makikita din natin kung ilang odometer natin sila kailangan palitan, linisin. Yung mga na ganito guys, ganito yung itsura. Ibig sabihin yan, inspect, clean, adjust, lubricate, or replace. So kailangan lang yan is parang visual check. Tignan natin kung okay pa or hindi. Dito naman sa R, ibig sabihin yan, replace. Ibig sabihin, palitan. Yung letter C naman, linisin. So yun yung mga legend natin guys. So dito kada pyesa may nakaset kung ano yung gagawin natin, kung lilinisin, papalitan, inspect lang, at kung ilang odometer natin sila kailangan gawin. So dito may makita kayong kilometer and miles. Dito tayo magbabase sa kilometers guys, huwag nyong pansinin yung miles. So dahil yung digital panel natin kilometer, so yan, di kayo malilito dito. Ito guys, yung 1, 6, 12 times 1,000 kilometer. Ibig sabihin, 1,000 kilometer, 6,000, 12,000, 8,000, 24, so on. So, umpisa na natin guys. Sa fuel line, hindi naman masyadong ano yan guys. Malalaman naman natin na hindi na gumagana yan kapag yung bar level natin is hindi na tumutugma sa gasolina ang nilalagay natin. Halimbawa, nagpa-full tank ka, pero yung dalawang bar na lang yung gasolina mo. So yun, alam na natin may problema. Ito yan guys, yung fuel line at yung fuel level. So sa throttle operation, malalaman naman natin na kung goods pa or hindi na sa pamamagitan ng pag-ikot ng silinyador natin. So kapag di na okay yung ikot ng silinyador natin, hindi na talaga siya okay. So yan, di naman natin kailangan sundin to sa part na yun. Air cleaner. Ito, may pwede tayo mag-sched ng air cleaner cleaning natin kasi air cleaner natin nagdedepende sa kada motor kung mabilis dumumi. Ibig sabihin, kapag yung tinatahak nating kalsada is maalikabok talaga, mas mabilis dumumi yung air cleaner natin pag ganun. Pero yung nakaset ni manufacturer ni manual natin, kada 18,000 odometer, dun papalitan. Then after nun, 36. Pero advice ko sa inyo guys, dun sa 6,000 kilometers, check nyo muna, i-check nyo kung marumi na or hindi. Kailangan nyo lang siyang tignan, isilipin. Kapag marumi na, maitim na, kailangan nyo na siyang palitan talaga, i-replace. Crankcase breather guys, ito basic lang to. Yung crankcase breather natin, yun yung maliit na tube na nakalagay sa ilalim. Yun yung parang kulay puti. So kapag nakita nyo marumi yun, linisin nyo lang yung loob. Huwag nyong hahayaang mapuno ng tubig or ng oil or kung ano man yung nandun sa loob. Tsaka kung umiitim ba, ayun, crankcase breather. Visual check lang, linisin nyo pag marumi. Sa spark plug, mararamdaman naman natin yan kung okay pa. So yung spark plug kasi, minsan, yun yung nagsisindi talaga ng ating makina sa starter or whatever. So kapag hindi na gumagana yung motor or hindi nag-start, minsan yan yung problema natin, spark plug. Kung defective na yan, kailangan ng palitan. Valve clearance, di naman masyado. Engine oil, ito pinaka-general na alam ng lahat, engine oil. Ito yung term na tinatawag natin, change oil. So kailan ba tayo magpapa-change oil? So base sa kasa, kada 1,000 yung una, 6,000 yung next, and so on, kada 6,000 siya guys. So iba sa alam natin na minsan 2K lang, 3K lang, change oil na tayo. Pero dito, hindi natin kailangan sundin to.
Kasi yung unang change oils na sabi ng kaso 500, di ba? Tapos next is 1,000, kada 1,000, kada 2,000 na. Tandaan nyo lang sa change oil, guys, nasa sa inyo yan. Ang tandaan nyo lang, kapag marumi na yung oil, kailangan nyo ng palitan. Either kada 2K, 3K, iset nyo na lang. Kaya nga meron tayo sa digital panel na parang choice kung ilang odometer natin palilitawin yung change oil indicator. So, nasa sa atin pa rin. Pero advisable, mas madalas, mas okay. Mas malinis yung oil na dumadaloy sa makina, mas okay. Engine oil strainer screen. Yung takip ng ating oil kung saan tayo nagde-drain, guys. May strainer dun, pwede natin siyang linisin kapag nag-change oil tayo. So, isabay na natin linisin yung strainer na yun para siyang net na strainer yun. Kasi doon nasasala yung mga kung may nakuha man siyang mga buhangin, mga bato. Yun, pagsabayan natin to, guys. Ito, coolant. Coolant, guys, ito pa isa sa general. Tandaan lang natin sa coolant yung valve, yung reservoir. I mean, yung reservoir kung saan nag-stack tayo ng extra coolant. Yung reservoir na yun, ginawan ko ng video kung kailan dapat palitan, kung anong level ba dapat siya nandoon. So, yun lang yung titignan natin dito sa radiator coolant. Tapos, 3 years, after 3 years, kahit puno pa yung coolant natin, yung radiator natin ng coolant, i-drain natin yun at papalitan natin siya after 3 years. So, yung iba, ginagawa, kada taon, pinapalitan. Pero yun, kagaya ng sa engine oil, mas bago yung laman ng coolant na ng radiator na coolant, mas okay. And dry belt, ito pa importante. Dito sa dry belt, pwede natin visual check kung may punit na, kung medyo pudpud na or mapagpag na yung ating belt. Sabi dito sa manual kada 12,000. I mean 12,000, ano pa lang yan eh, inspect pa lang daw. So papalitan natin sa 24K. Pero hindi natin siya papalitan ng 24K, guys. Alam nyo bakit? Yung iba, guys, nasa 6 pa lang, nasa 12 pa lang, pumapagpag na yung belt or may defect na. So, wag na natin siya paabutin ng 24 kasi may time na baka masiraan na tayo sa kalsada ng ating belt. Hindi naman ganun umaabot ng 24,000 yung ating belt na okay pa. So, siguro advice ko na dito, kung hindi 6, 12, pero huwag niyong paabutin ng 24. So, yun yung tatandaan niyo dito, guys, sa unang page. So, dalawang page lang tayo dito para sa manual natin. Next page natin. So, dito naman, final drive oil. Ibig sabihin ng final drive oil natin, guys, yan yung gear oil, ha? Baka man nagkakamali ko or nalilito. Gear oil po yan. Final drive oil or gear oil, parehas lang. So, kung makikita niyo dito, walang nakasulat. That's regular replace after 2 years. So, dito ang gagawin natin, guys, minsan, yung ginagawa ng iba, kada dalawang change oil, papalitan nila yung gear oil. Pero depende sa inyo, yung iba, kada tatlong change oil, isasabay na yung final drive oil. Pero huwag nyong hahayaan na hindi nyo pinapalitan. Mas okay din kasi talaga na pinapalitan natin yung mga oil para alam natin kung may laman pa. Kasi may mga instances na yung iba, nakita ko sa video sa Facebook, walang laman yung gear oil, tuyong-tuyo, guys. Dahil hindi na rin nabubuksan, hindi niya rin chine-check, ayun, hindi niya alam na walang laman. So, okay din, guys, na lagi nating palitan para nabubuksan din natin. And I mean, hindi yung bolt niya, hindi siya na-stack up. Kapag kasi matagal natin siya pinalitan or chine-check, magkakaroon ng chances na sobrang hirap nabuksan dahil matagal na stack. So, yun. Ito, guys, battery. Isa rin yan. Pinaka to. Kasi pag patay yung battery natin, walang charge or low bat, hindi under yung makina natin, yung starter, lalo na yung starter, yung ilaw, halos lahat, mamamatay yung buong makina. Patay yung buong motor. Sa battery, sabi dito, kada 6,000, ayun, inspect lang. Pero para sa akin, guys, may ginawa kong video about sa battery, check nyo na lang sa link, kung kailan siya dapat palitan at kung pwede pa siyang pa-recharge.
So, nandun yung kung anong voltahe pa okay, kung kailangan pang pa-recharge sa ganong voltahe, kung anong healthy, ano yung healthy na stage ng voltmeter niya. Tatandaan nyo lang sa battery, kapag mababa na yung voltahe, recharge. Kung medyo less pag na yung battery, dami ng beses na recharge, replace na. Sa brake fluid, mararamdaman naman natin eh. Or makikita natin yung level ng brake fluid natin dun sa may preno. So, kapag nabawasan yon or paubos na, dagdagan lang natin. Tapos, nire-replace pala yon after 2 years. Yon, 2 years yung replacement ng brake fluid. So, ide-drain natin ulit ng buo yun, kagaya ng sa coolant. Tapos, replace natin ng bagong brake fluid. Brake shoes, pad wear. Ito naman guys, mararamdaman natin to eh. Ito yung brake shoe na preno sa likod. So, kapag mahina na yung preno sa likod, ibig sabihin, put-put na yung brake shoe or yung pads wear, sabi dito. Put-put na yon, palitan na natin. Huwag na natin sundin to. Mararamdaman naman natin kapag mahina na yung preno sa likod. So, yun, kapag sumagad na yung nut natin kung saan ina-adjust yung brake shoe, ayan, palit na tayo. Yun yung tandaan natin dito. Sa brake system, guys, ito yung combi brake system. So, i-incorporate na natin siya doon. May video ako doon about sa combi brake system. Tignan nyo na lang kung paano iseset ng maayos yung combi brake natin. Brake lock operation, ito, kaka-upload lang natin to guys, sa brake lock operation. Ito, at titingnan natin kung okay yung kagat ng brake lock natin. Kung nakakagat niya ng maayos yung brake lever, kung hindi ka nahihirapan, and kapag kinagat ba niya yung brake lever natin is hindi na umiikot yung gulong sa likod. So yan, may video tayo dun guys. Headlight aim, ayan, may video din tayo dito. Paano i-adjust yung headlight aim? Actually, hindi naman natin siya kailangan sundin eh. Na kada 6,000 kilometers, papalitan or check natin yung headlight aim. Kapag na-set na natin to ng maayos yung headlight aim or yung buga ng ilaw, static na yun eh, permanente na yun eh. Nag-iba lang yung headlight aim kapag nagpalit tayo ng shock, binabaan natin shock sa harap, may angkas tayo. So nagbabago yung headlight aim natin. Pero yun guys, may video ko about paano i-adjust yung headlight aim. Lalagay ko ulit yung video sa baba. Ito naman guys, naka-incorporate to sa battery. Pwedeng naka-incorporate. Dahil yung lights horn, humihina yan kapag mahina yung battery. So ang kailangan natin gawin dito, check lagi yung battery para okay to. Pero may pagkakataon na syempre napupundi din or minsan nagiging ngongo na yung ano natin, di ba, busina. So sa pagkakataon ganun, mararamdaman naman natin eh sa light pag medyo madilim na, medyo blurry na, hindi na siya nag-ooperate ng maayos sa gabi, pa-replace na natin. Yung horn, ganun din kapag ngongo na, hindi na masyadong malakas, replace na natin. Pero bago nyo palitan tong dalawa, tignan nyo muna baka yung battery nga yung problema. Kasi baka okay to, mahina lang yung battery kaya hindi nag-ooperate guys. So yun, lights horn. Ito clutch shoes wear sa panggilid to guys. Ito yung lining natin, clutch lining. So ito yung kadalasang sanhi ng ating dragging. So ito, isa din sa recommend ko na madalas natin i-check. Kapag nagda-dragging na, ma-vibrate na yung ating motor, palinis na natin or papalit. Pero sabi dito, inspect lang kada 12. Pero I think guys, kada 12,000, 24, 36, papalit nyo kasi napupudpud yan. So yan, huwag nyo lang hayaang inspect lang. Palinis nyo or papalit. Side stand, tignan nyo kung may kalawang. Kasi bakal yan eh. Yan yung prone na nakaapak sa kalsada, sa lupa, sa tubig. Tignan nyo kung nag-ooperate yung kill switch system niya. Yung kill switch system, yung namamatay yung makina kapag nag-side stand. Pero kung hindi na gumagana yon, kailangan nyo nang i-check. Yan, suspension, yung ano niya. Kung okay pa yung shock niya, kung kapag dumadaan kasi kayo sa lubak, hindi masyadong matigas sa katawan, gumagana, ibig sabihin nagbabounce kayo ganon. Nuts, bolts, fastener, mapapansin nyo naman kung may lumuluwag na dyan. So ito, tingnan nyo yung mga fairings nyo. Alug-alugin nyo, baka may mga nuts na dyan, mga bolts, na hindi masyadong, or medyo lumuwag na yung dating. Wheels, tires. So wheels and tires, visual check lang to, tsaka pakiramdaman. Kung pudpud na, palitan.
ayun, kung wala na yung thread niya, yung buhet sa gitna, lalong-lalo na sa gitna, palitan nyo na. Steering head bearings. Ito guys, naging problema ko to nung 12,000 Odo. 12 to 15 na tayo. Pinalitan ko na yung bearing niya. Ito yung ano, may video ako dito guys sa steering head bearings. Yung ano, lagutok or yung mahirap na pag-adjust ng manubela. So kapag liliko ako, medyo matigas, ayan. May video ako dito na pinalitan ko siya ng knuckle bearing, which is mas okay kasi mas matibay. So, ayun guys, yung mga kailangan nating tandaan. May video ako about dito guys. Ilalagay ko lahat ng link ng mga may video ako sa mga to guys. So, kailangan lang natin tandaan. Tingnan natin kung meron pa. So, yun, wala na. Kailangan lang natin tandaan sa maintenance schedule guys. Hindi naman lahat yan kailangan natin sa tandaan, sundin. Basta alam lang natin yung kailangan nating i-check guys. Alam natin kung ano yung mga papalitan natin, kailan sila papalitan, kailan sila lilinisin. So hindi natin kailangan i-memorize na kada ganito or sundin yung pinaka-manual natin na kada ganito. Kasi hindi talaga nagtutugmayan sa lahat ng motor. At saka ang kailangan dito, ginawa lang to ni manufacturer para may ano tayo, pinaka-maximum na schedule na alam natin na kailangan natin siyang linisin at palitan. Pero yun guys, nasa sa atin kung kailan natin siya papalitan at lilinisin. So ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang maintenance schedule. Bye-bye.